Again, umaabot ito ng 200 meters lalo na sa mga bukid na lugar. Ito yung sinasabi ko sa inyo na tindahan, napakamura lang. Box na lang yung kulang. No worries pala sa box kasi meron din silang binibinta. Oo, tama. Maraming CB na lumabas. Ang tanong, ito ba'y nagtagal sa community ng Piso Wi-Fi? Ito ba'y pumatok sa market? Sabi nila, gamit nila 2019, may nagsabi din 2020. So di lang ako sure kung kailan, no? Anong taon ito nagsimula. Tapos yung palatandaan na tama yung pagkasaksak niyo. Sa panahon ngayon, maraming nagsilabasan yung paggawa ng Piso Wi-Fi. Iba't ibang disenyo ng box, iba't ibang pag-assemble ng mga Wi-Fi window machine. At isa na dito yung mga ginagamit natin na custom board o nakasanayan natin na tawagin na CB. Sa panahon ngayon, iba't ibang CB yung umalingaw-ngaw, iba't ibang features ng CB yung pinalabas. Yung iba malaki, yung iba maliit. Iba't iba yung mga paraan nila para ito'y pumatok sa market. Sa daming features na nilalagay nila sa CB, di napapansin, hindi na ito affordable sa karamihan. Aminin man natin o hindi, maraming magagandang lumabas sa market. Pati nga yung mga tao na gusto gumawa ng Piso Wi-Fi, nalilito na kung anong CB na gagamitin nila. Oo, tama, maraming CB na lumabas. Ang tanong, ito ba'y nagtagal sa community ng Piso Wi-Fi? Ito ba'y pumatok sa market? Maraming mga bagong CB ngayon na paisa-isa itong nawawala. Yung iba din na natin napapansin sa market. Yung iba din rin natin napapansin sa ating community. Pero huwag kayong mag-alala. May CB ako ngayon dito na matagal na to. As in, matagal na. Pero pumapatok pa rin hanggang ngayon. Dalawa yung CB na andito ngayon. Merong maliit at saka malaki. Pero gagawan ko ito ng separate video. Sa video ngayon, ipapakita ko sa inyo itong maliit na CB. Inaik Piso Wi-Fi. Ngayon, balik tayo sa katanungan. Ang tanong nyo, saan makabili ng Piso Wi-Fi? Yung pinakamatibay na Piso Wi-Fi. At syempre, yung pinakamurang Piso Wi-Fi. Huwag nyo na yan itanong. Kasi ngayon, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng Piso Wi-Fi window machine. Saan ito mabibili? From dito, sa Piso Wi-Fi box. Hindi na kayo gagawa ng ganito. Hindi na kayo magpapanday ng box. At syempre, yung mga pisa na gamit, isang store lamang yan. Hindi na kayo aalis sa bahay niyo para maganap kung saan ito mabibili. Kahit nakaupo kayo dyan, i-deliver ito sa bahay niyo. Orderin niyo lang ito sa Shopee. So ngayon, isa-isahin ko yung mga kailangan natin na gamitin para kayo makabuo ng Piso Wi-Fi window machine. Pinakauna, yung ating access point o nakasanayan tawagin ng karamihan na antena. Dito nagkukunik yung client. Huwag kayong mag-alala, meron tayong video tutorial kung paano to i-config. Next na kailangan natin, yung ating memory card. Available ito sa NAEC, no? Meron na silang license, pipili lang kayo na kung ano yung gagamitin nyo. Meron silang LPB, Wi-Fi ng bayan. Pwede kayong magtanong kung ano yung mga firmware na available sa kanila. Pagkatapos ito, kailangan natin ng hulugan, yung coin slot. Again, remind ko sa inyo, lahat ng materials, mabibili ito sa isang store lamang, sa NAEC Piso Wi-Fi. Pagkatapos na ating coin slot, syempre, pipili kayo kung ano yung CB na gagamitin nyo. Yung mini CB, at syempre, itong malaki. Pero ngayon, sa video ngayon, ipapakita ko sa inyo, yung mini CB muna. So ngayon, ito, sit aside ko muna dito sa gilid. Next natin ang kailangan, yung ating motherboard, Orange Pi, no? Available sa kanila yung Alan Orange Pi. Pwede rin yung Orange Pi 1, yung kulay blue o green ba yun? Basta, dalawa lang yung available na ganito, kulay blue at saka itong kulay yellow. Kahit saan dyan, pwede yan gamitin, walang problema yan. Pagkatapos ito, yung ating USB to LAN, di ba? Ito yung kanyang itsura. Pagkatapos, syempre yung ating power supply or PSU. Ganito, yung kanyang itsura. So ano pa ba yung kailangan natin? Yung box mismo, available sa kanila. Ito yung box nila, no? At ito naman yung kanyang likuran. Diba? Napakadali lang. Napakadali lang ito yung order. Punta lang kayo sa Shopee, search nyo lang, NAEC Piso Wi-Fi. Ngayon, bago natin ilagay yung material sa loob ng box, bago natin i-assemble, papakita ko muna sa inyo kung paano to idugtong-dugtong. So tara. So bago natin simulan, papakita ko muna sa inyo yung kanina, yung mini CB. Ito. Napakaliit. Matagal nyo na itong napapansin. Matagal na to. Yung iba dito na mga kapitbahay ko, ito yung gamit nila. Sabi nila, gamit nila 2019, may nagsabi din 2020. So di lang ako sure kung kailan, no, anong taon ito nagsimula. Pagka-open nyo, ito lang, napakaliit lang.
mga 1 inch lang dito at saka mga 2 inch or mahigit pa. Ito yung kanyang likuran, dito natin isasalpak yung board at siyempre may kasamang wire. Yan. Yung unang wire pwede naman ito magkabaliktad, di same lang yan sila, no? Dito nilagay, may marking dito. Queen slot, no? So lagay niyo dito sa queen slot. Huwag kayong mag-alala, ituturo ko sa inyo para hindi ito magkabaliktad. Hindi naman ito pwedeng ganyan, hindi yan sasalpak. So dapat ganito. Yun yung pangalawa, ito. Yung ating permanent light, no? Pala tandaan yung piece wifi gumagana. Diba? Hindi na yung kailangan ng wire, no? Wire na galing dito sa queen slot. Ito na mismo. Diba? Napakaliit ng CB. The next natin na gagawin, lalagyan natin sa board. Ito yung motherboard. Kung mapapansin nyo, merong memory. No? Pag nilagay natin yung memory dito, make sure na meron na yan lamang firmware kung ano yung gagamitin nyo. Sa mga gusto mag-flash, kung anong firmware na gamitin nyo, search na lang sa YouTube paano mag-flash ng piso Wi-Fi. Iba't ibang klase yung firmware na lalabas dyan. Merong piso Wi-Fi, merong LPB, Wi-Fi ng bayan, at ibang klase ng mga firmware. So pagkatapos nyan, lagay nyo dito. Then isunod natin yung ating mini CB. Ito yung forma niya. Itong mga butas dito, dapat yung ating saksakan ng ating PCO, ganito, is nasa baba. Dapat ganito yung board. Pababa yung mini CB. Pag binaliktad natin yan, pangit naman tingnan. Malalaman mo na baliktad kasi mahiwalay siya dito sa kanan. So kailangan halos magkatapat lang siya. So ang gagawin nyo, dito, pinaka-start dito, yung mga butas na yan, ganun din yung gagawin nyo. Yung pinaka-start dito ng mga butas, idudugtong yung sila. Huwag nyong, huwag ganito, na hindi tama, may bakante dito. Dapat magka-tapat yung mga butas. From start at from start dito. Tapat nilang. Tapos, salpak. Yan, medyo mahigpit. Ganun lang, ganun, para sumalpak talaga, sumagad. Ayan. Ito na yung itsura niya. O, diba? So, again, malalaman nyo kung baliktad kasi pag baliktad, nakahiwalay siya pa kanan. Diba? Pangit naman tingnan. Ayan, parang may nakasakay sa gilid. So, kailangan halos magkatapat lang. Ganyan. Ayan. Then, pagkatapos niyan, ang gagawin natin dito, ipapower natin siya. Kailangan natin siya ipower gamit yung power supply natin na 220 to 12 volts. Isasaksak niyo sa kuryente at yung dulo niya, ilalagay natin dito. Ganyan yung kanyang itsura. Pagkasaksak natin dito, pag nakasaksak na ito sa kuryente, under na ito. Pero mamaya na yan. Asimbulin muna natin. Tapos yung queen slot na nabili nyo, merong kasamang wire na ganito. Tanggalin nyo lang, sit aside nyo ito. Hindi na natin ito gagamitin. Ang ipapalit nyo, itong wire na kasama sa CB. Ang palatandaan na hindi ito mabaliktad, pag nakatayo yung queen slot, kita nyo, itong mga metal na to, dito banda, sa likuran, wala yung metal. Metal ba yan o ano? Basta itong apat na to, na parang mga metal, alloy, kung ano yung tawag dyan sa inyo, dapat nakaharap dito. Nakaharap dito, kita nyo, may digital dito, may ilaw dito na 0 or 8, anong numero ba dyan? Basta dito banda, wala yung digital dito. Makikita nyo dito, ito yung palatandaan na para hindi mabaliktad. Itong may digital dito, dito din nakaharap. Kung nakaharap ito sa inyo, dapat nakaharap din dito yung mga metal sa inyo. Dapat ganito. Huwag nyo baliktarin. Huwag ganito. Masisira yung queen slot nyo or yung board nyo. So again, kung saan nakaharap yung digital ng queen slot, ito, doon din nakaharap ito, itong mga metal na ito. Di ko alam kung anong exact term nito. Basta, dito din nakaharap sa inyo. Saksak nilang, apat yan dito, apat yung itong tawag doon, pin, apat din yung butas. So ganyan lang, salpak nilang. Okay, so make sure na hindi siya nagagalaw. Salpak talaga, sagad na sagad. So pagkatapos niyan, next nyo na gagawin, ito is permanent ilaw to. Depende na yun sa inyo kung paano nyo siya ilagay sa box nyo. Pero yung binili na box sa kanila,
meron ng butas. Nakadisenyo na siya na dito na yun isasalpak, no? Kung magdi-DIY kayo ng box, kailangan nyo gumawa ng butas either dito, dito, o sa ulo. Nakadepende na yun sa inyo. So ngayon, ilalagay na natin yung kasama na yeast bitulan. Huwag kayong mag-alala kasi papakita ko sa inyo paano mag-order sa kanilang shop, no? So yan, nakasalpak ng yeast bitulan. Nandito na yung queen slot, nandito na yung power supply. Next, ito yung ating memory card pero di ko na to tinanggal kasi meron ako nakarito naka-open, no? So ito, ang mangyayari dito, reserve na lang to. So ngayon, ang kulang dito is yung ating outdoor antenna. Alam niyo ba, napakalawak nito. Maniwala kayo at sa hindi, umaabot ito ng 200 meters open area, no? Lalong-lalo na sa mga bukid na lugar. Yung walang masyadong mga antenna, umaabot talaga ito ng 200 meters, 360 pa. Dito ako bumilib sa AW73. So lagay niyo lang dito. Yan. Yan, 'di ba napakadali lang? So yung kulang na lang dito is flashing, 'di ba? Yung sabi ko nga kanina, merong mga video tutorial. Meron akong video tutorial kung paano mag-flash. Pero pag binili niyo sa Nike Piso Wi-Fi yung LPB, yung kasama na yung license, parang yung memory card nila, di ako sure. Ilalagay ko na lang sa comment section kung yung memory card nila is ready to use na. So di kasi ako nakapag-message kay Busing Naik. No? So sa mga nagdi-DIY naman dyan na walang license, message na lang ako. Marami kaming license. So ayan. Ito yung adapter ng ating compass. So unang gagawin nyo, sasalpak kayo. Meron kayong dapat na LAN cable. From USB to LAN, kaya ito tinawag na USB kasi dito, USB to LAN cable. Ayan, USB to LAN. Tapos yung LAN cable natin na maliit, papunta naman yan sa LAN dito sa adapter. Ayan. And pagkatapos niyan, syempre, itong ating compass, sasaksakan natin ng cable. Sample lang ito. Mayroong short cable kasi nakasama sa box. Pero sample lang ito. Pero itong outdoor antenna natin or AP, install natin ito. Ipatatayo natin. Depende sa inyo kung gamit kayo ng kawayan or tubo. Dapat yung maximum height niya is 7 meters. No? No, pwede, 20 feet. 6 meters to 7 yung taas niya. Isang tubo. Huwag na kayo lalagpas ng dalawang tubo, 10 meters, 15 meters, kasi hihina na yung transmission niya, yung tapunin na signal. Hihina sa malapit. Lalakas siya sa malayo, pero hihina sa malapit. So, sample lang ito. Saksak niya dito. Hindi natin ito ilalagay kasi alam niyo na kung paano yan. Initiative niyan kung paano ibalik yan. So, ipapower natin. Yung antenna, saksak niyo sa POE. Ganyan. Diba? Napakadali lang. At syempre, kung anong gamit nyo na internet, kung gumagamit kayo ng PLDT, gumagamit kayo ng Globe, gumagamit kayo ng Starlink, dito nyo isaksak yung LAN cable galing sa internet nyo. Again, dito nyo isaksak yung internet na gamit nyo, yung ETP cable or LAN cable. Pagkasaksak nyo dito, yung ating PCO, saksak natin sa kuryente, saksak natin sa kuryente, sample, ayan, taksak, bakit walang kuryente, ayan, oh, di ba? Ito yung sabi ko kanina, yung kaniyang permanent light, di ba, napakaganda, kulay yellow, ito yung sabi ko, ilalagay nilang sa box dito, design nyo niya, para maganda tingnan. Tapos yung palatandaan na tama yung pagkasaksak niyo dito sa lalim ng board, may ilaw yan. Green or yellow. Dapat umilaw yan. Then pagkatapos, ang palatandaan naman na goods, syempre yung ating USB to LAN is ilaw din dito. Dito. Ilaw. Wait. Tingnan natin kung mga nakapower ba lahat. Ito hindi nakapower. Kaya pala, kaya kasi hindi ko nasaksak. Next pala na isasaksak nyo yung adapter ng ating AP. Saksak na ito. Ayan. Kita nyo. Umilaw na.
no? So pagka-umilaw na yan, at tama yung pag-bind ng mga wire niyo galing dito, papunta sa PoE ng adapter, tapos yung LAN naman, papunta sa USB to LAN, ilaw siya. Diba? So meaning, gumana siya. So next natin na gagawin ngayon, lahat ng mga materials na yan, bago natin nilugan, yan, umilaw din dito, bago natin nilugan, ilalagay muna natin dito sa box para maipakita ko sa inyo na gumagana ito. So ngayon, proceed na tayo sa pag-install ng mga material sa loob ng box. So ito yung back portion ng ating box na galing sa Naek. So unang ginagawa ko, ilalagay ko yung board. Dapat nakasaksak na yung CB. Ayan na yung design nyo. So ito, yung permanent light natin, yung light indicator, ilalagay natin dyan sa kuan, sa butas, no? So pwede nilagyan ng glue para hindi na siya matanggal. The next, ang ginagawa ko, sinusunod ko yung board. Ayan. Then gagamit lang ako ng screw para ito madikit. So ganyan lang, napakadali lang. Lagyan nilang ng screw dito. Pwede sa kaliwa o pwede sa kanan lang. Tatlo lang kasi yung nilalagay ko. At kung wala ng screw, dalawa na lang yung nilalagay ko. No? Ayan. Pagkalagay dyan, dito naman sa baba, di ba? Tingnan nilang, baka masyadong mataas yung screw nyo, tumagos sa likuran. Masira naman yung ating box, no? So tama lang yung gamitin ng screw. Yung hindi masyado mahaba, di ba? Pagkatapos niyan, next ko na ginagawa is yung sa adapter, ilalagay sa gilid. Pero kailangan nyo ng ito, yung staple wire. Anong tawag ba dito? Yung pang-clip ng wire sa mga kahoy. Yan, nail wire ba yung tawag dito? Nilalagay ko dito sa gilid, apat. Pagkatapos, kailangan ko ng LAN cable na medyo mahaba. Nilalagay ko dyan. Yan, nilalagay ko sa gilid para ito yung maging holder or clip ng ating adapter sa ating kumpas. Pag tipilink naman yung gamit nyo na ipi, hindi nito kailangan gawin. Kasi mayroon na siyang holder para dumikit sa kahoy. Then, kasunod, yung adapter ng ating kumpas, di ba? Mapapansin nyo, dalawa yung butas sila. Kasi itong unang butas na parang square ba to? Oo, square. Nilalabas dito. Yan. Yung wire ng ating adapter. Then pagkatapos, yung USB to LAN na yung kasunod, no? So ito yung short cable niya, di ba? Tanggalin ko muna. Ito naman, ginagamitan ko ng double-sided tape. Yan. Kung walang double-sided tape, pwede naman electrical, depende. Pero dito sa amin, mayroong double-sided tape. Bakit siya double-sided? Kasi pag nadikit na yan, tatanggalin mo yung back portion ng kanyang tape. Yan, kaya double-sided, may dikitin dito. Ididikit ko yan dito sa adapter ng kumpas. Ito yung itsura niya. Tapos ilalagay ko dito yung ginawa ko, lalagyan. O, di ba? Then, yung LAN cable, LAN cable. Bakit ito tinawag na cable to? Cable tie pala. Sorry sa term kung nagamit ko kanina yung word na LAN cable dito. Pareho kasing cable pero cable tie. Yan. Pagkalagay dyan, o, di ba? Napakatibay na. Fix na yung ating adapter para sa ating kumpas. Then, ito naman, itong sa USB to LAN, sinasaksak lang yan sa board. Yan. Di ba? Napakadali lang i-install. Tingnan nilang. Yung dulo. Yun. O, di ba? Napakalaki pa ng allowance para sa barya. Kahit 20,000, kasyang-kasya. The next na gagawin nyo, ano yung kulang, di ba? Yung adapter. Yung adapter or PECU, power supply para sa ating CB. So, kita niyo, may butas dyan. Dyan nyo ilalagay. Ano? Kasi, oh, circle dito, di ba? Pwede dito, pwede rin dito. Pagkasaksak nyo dyan, yan, pinapadaan ko sa likuran ng board. Pindi na yan sa inyo, kayo na bahala. Saksak dito. Saksak dito sa CB. Di ba? Yan yung kagandahan ng CB nila. Napaka-cute, napakaganda. Pagkatapos, yung kulang na lang yan is queen slot. Di ba? Lagyan natin ng queen slot. Ayan, queen slot natin. Lalagay lang dito sa harapan. Yan, dito sa harapan. Yan. Pagkalagay sa harapan, lagyan ng nut. Pwede lagyan ko para makita niya talaga step by step. Ito. Lalagay lang natin to. Di ba? Apat ito. So, ipapakita ko sa inyo, dalawa lang muna, di ba? Yan. Pagkalagay ko dyan. Oh. Then, sa kabila din, lagyan ko din. Oh, di ba? Medyo maliit yung pusa sila. Oh, di ba?
Yan, balik tayo sa kanina position para makita niya na maayos. So, ganyan lang, napakadali lang. Kailangan yung apat na nut niya is malagay niyo. So, yung kulang na lang niyan is yung short cable, no? I-round nilang to. I-round nilang. Yan. Lagay niyo dito sa isbitulan. Pwede nilagyan ng tape or lagyan ng pindi sa inyo. Ayan, naka-round. Yung sa akin, nilalagyan ko siya ng maliit na cable tie. Yung maliit na cable tie, pero wala akong makita. Kaya lalagyan ko na lang ng ganito. Dito, no? Pero depende na yun sa inyo. Pwede rin tape para yan, lagyan natin ng tape. Yan, lagyan natin tape. Pero kung may mga liliit kayo na cable tie, pwede rin. Oh, di ba? So, naka-round siya. Then, wala na. Tapos na. Yung ating queen slot, yung pinakita ko sa inyo, dapat ito, itong nakikita natin. Yan, nakikita natin. Yan, metal ba yan? Dapat nasa bandang may digital ng queen slot, di ba? Saksak lang yan. Yan yung pinakita ko noong una. Make sure lang na yung apat na butas, tama pagkasaksak. Oh, di ba? Tapos na, install. Napakadali na lang. Pagkasaksak natin sa kuryente, igaganay na ito. Pero kailangan natin ng internet. Yung gamit ko na internet dito, Starlink. Ito yung LAN cable galing sa Starlink namin. Lagay dito sa butas. Saksak sa board. Diba? Meron ng internet. Then magkatapos yung ating IP. Yung IP natin. Yung gamit ko, EWC23. Again, umaabot ito ng 200 meters, lalo na sa mga bukid na lugar. Pero sa mga maraming piso wifi na, medyo congested na yung 2.4, kasi 2.4 ito, nasa mga 100 meters plus na lang, no? 100 meters pababa. Pag medyo maraming kakawayan, nababangga na sa mga kabayan, is mas lumiliit yung kanyang range. Effective lamang yung kanyang range sa open area. Pag walang nababangga na kahoy, kahit anong mga bagay, wala siya, hindi nababangga yung kanyang connection, mas lumalawak masyado. So, tested ko to sa mga bukid na area. Yung mga bukid talaga, walang nababanggang mga kahoy, umaabot siya ng 200 meters. Pagkatapos yan, pasok natin. Sample lang ito, no? Maiksi yung wire. Pero sa actual, mahaba na yan. So, pasok lang natin dito. Saksak natin sa adapter. Yan. Pagkatapos, gagana na yan, di ba? Okay na yung ating piece wifi window machine. Ang kailangan nilang saksak, yung dalawang adapter. Adapter ng Comfast, ito. At adapter ng ating CB, no? Or power supply. Andito yung kanyang pangalan. Yan, power supply. So, ayan, saksak natin sa kuryente para makita nyo. Ayan. Okay na, good sa yung ating Comfast. Mandar na siya. Para naman sa ating CB. Ayan. So, ipalabas natin yung mga wire para makita nyo na malinis. Ayan. Diba? Napakalaki pa ng allowance sa baba. Yun ang sabi ko kanina, kasya siya kahit 20,000. Pagkatapos niyan, ito na yung kanyang harapan. O, di ba? Meron na kayong piso wifi window machine. So, ngayon, order tayo ng ganito. Mag-order ako ng isang set para makita nyo. Click nyo lang yung link sa baba. Merong link na nakapin dyan sa comment section at meron din sa description box. Click nyo yan at dito na kayo mapupunta. Ito na yung store nila. Kung mapapansin nyo, andito yung box na gamit ko. 999 lang, no? Kung bibili kayo, additional shipping fee na yan. At dito sa baba, yung board na pinakita ko dito sa kanila, 1,100 lang. Tapos yung compass na gamit ko, ito yung malawak yung kanyang range, EWC23, di ba? At syempre, yung gagawa natin ng next video, yung kanilang universal custom board, no? With free cable. Ayan, then next, dito tayo. Ito na yung seat. Piece wifi kit nila. Pag-click nyo yung buy now, yan, dito, pwede kayong makapili. Walang license, kung meron kayong nabibila na license, is click nyo walang license, tapos, lead frame only, or lead frame with fan. Pwede rin may fan, pwede rin wala. Diba, kita nyo, napakamura. 3,850 yung kanilang kit, no? So, wala pa yung IP. Pagka-order nyo yan, pag add to cart nyo, ang andyan kasi, queen slot, board, tapos memory card, USB tulan, fan, power supply, CB, 'di ba? Andiyan na. Pero pag gusto niyo na mayroon ng license, dito kayo. Wi-Fi 5 SOP license, pwede sa kanila, with LPB, pwede rin sa kanila, with Adolight license, andiyan din. 4,599 lang. Pag-click niyo 'yan, pagpili niyo diyan, punta na lang kayo dito. Kuha kayo ng box, 'di ba?
pakakuha ninyo ng box, kuha kayo ng IP, depende sa gusto ninyo na IP. Pili lang kayo sa mga IP dito sa kanila. Wala rin kayong wire para sa internet or para sa outdoor antenna nyo, pwede rin dito, di ba? Memory card, kung gusto nyo yung memory, andyan sa kanila, pin slot, napakarami. Ito, outdoor, E314N, no? Pwede siya sa VLAN. LED frame light, di ba? Marami kayong mapipilian sa kanilang store. Again, yung link andyan lang sa baba.